Hello, magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng ating Itulay online tutorial. Once again, I'm Tutor Kat para sa subject ng Media and Information Literacy. Binabati ko po lahat ng mga senior high school students, parents, and teachers. Handa na ba kayo? So nasa week 6 na tayo. And para sa week 6, ang topic natin ay audio and motion dimensions of information and media. So type lang po kayo sa ating comment section para sa inyo participation. If you want to participate sa ating session today, and huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaklase. Okay, so let's proceed with the next. Ang ating pong module ay downloaded mula sa DepEd Commons, gawa ng Region 4A, Calabarzon. I'm Tutor Kat, and ang ating time slot ay every 4:40 p.m. to 5:20 p.m. At tayo po ay mapapanood sa mga sumusunod na Facebook page and YouTube channels. Ayan, magandang hapon, Grace Cruz Subagan. Ayan, magandang hapon. Para sa ating quarter 4, week 6, ang ating most essential learning competency ay we will describe the different dimensions of audio information and media. And we will also describe the different dimensions of motion information and media. At para naman sa ating mga objectives, una, we will identify the types and formats of recorded sound and recording equipment. Pangalawa, we will explain principles of sound design. And para sa third objective, we will explain concepts and principles of motion media, and you will apply sound and motion media principles through an audiovisual presentation. Okay, so bago yan, let us have our review. So last week, sa ating week 5, diniscuss natin yung about text and visual information of information and media. So let us answer this matching type. So ano kaya dito yung nagde-describe sa balance? Okay, if you want to participate, just type in sa ating comment section ng letter ng inyong sagot. Okay, para sa balance, kung ang inyong sagot ay letter B, you are correct. Balance refers to the visual equality. Next is contrast. Okay, so para sa contrast, it's letter D. It's a visual discord in a composition. And rhythm, ano kaya tumutukoy sa rhythm? Okay, letter E. Rhythm is a regularly recurring element. Rule of thirds. Okay, para sa rule of thirds, ang sagot ay letter A, away from the center, di ba? So we discussed it last time, na sa pag-take ng pictures, we always need to follow yung rule of thirds. And number 5, color, letter C, ang sagot. It refers to the hue, the intensity, and value of colors. Okay, so bago tayo mag-proceed, so has any of the following happened to you? So na-try nyo na ba ito? So meron akong mga tanong, mga susunod na tanong. Na-try nyo na ba manood ng foreign language movie nang walang subtitle? Sige nga po, just type yes sa ating comment section. Okay. Ako hindi ko pa na-try manood ng walang subtitle, pero nasubukan kong makapanood kahit konti. Or kumbaga nagkamali lang ako, hindi ko na-enable agad yung subtitle, pero nasubukan ko. So ano yung experience na yon sa panonood ng movie nang walang subtitle? Okay, next. Have you stayed in a province where people speak a language that you do not understand? Okay, napunta na ba kayo sa isang lugar na hindi nyo kilala yung language na ginagamit nila? Halimbawa, Kapampangan, Waray. So, hindi ka marunong. Kunyari, nasa palengke ka, nautusan ka. Pero mga Kapampangan pala, so hindi mo sila naiintindihan. So, ano yung nararamdaman mo? Ano yung experience mo doon? Have you tried to answer a choppy or garbled call? Di ba? May tumawag sa'yo kasi mahina ang signal niya. So, ano yung experience mo doon? Okay, so kung naranasan niyo yung mga binanggit ko kanina, during that instance, did you experience hearing something or listening to something? Okay. So, kung naranasan mo manood ng Korean drama, Japanese movie, and kahit anong language, foreign movie na walang subtitle, you are actually just hearing the characters. Okay? The same with kapag ikaw ay napipaligiran ng mga tao na hindi mo alam yung lingwahe na ginagamit nila, tsaka yung pakikipag-usap sa tao na sobrang labo ng boses or ng kanilang
pagbigkas ng mga salita. You are just hearing them. Pero ano pa nga ba pinagkaiba ng hearing sa listening? Okay, if you know the answer, just type in the comment section po and babasahin ko po yan dito. So, binabasa ko ninyo mga comment. Okay, let's define hearing. Okay, hearing as defined by the umn.edu is simply the act of perceiving sound. Diba? Naririnig lang natin sila. Halimbawa, tunog ng ibo, lagas-las ng tubig. Diba? Naririnig lang natin sila. However, listening is a conscious experience that requires concentration so that the brain can process the meaning. So, pag sinabing listening, you are paying attention. So, meron ka na dito tinatawag na focus. Ang aim mo is maintindihan or maunawaan yung pinapakinggan mo. Okay? Di ba nga sabi nga, can you hear me? Pag tinanong ka, can you hear me? Pwede siya sumagot ng yes, naririnig kita. But are you listening to me? Pag sinabi niyang no, hindi siya nakikinig sa'yo, wala siyang attention sa sinasabi mo. Pero pag sinabi niya, are you listening to me? And sinabi niya, yes, meaning he or she is paying attention. So, napakahalaga ng listening skills. Okay, so with that, ang topic natin today is about audio and motion dimensions of information and media. So, as media information literates, we must be aware of not just what these are, but also how these become effective agents of communication. So, napakahalaga ng sound and motion dimension sa isang multimedia. So, let's start by defining first, ano nga ba yung tinatawag na audio media? Okay, so audio media is a sound. Okay, typically a sound. To know, sound is an essential component of media. Your choice of sound and means of sound production can make or break the information you wish to convey. So, napakahalaga ng tamang pagpili ng sound sa isang media. Okay, so ano nga ba yung iba't ibang klase ng audio media? So, meron tayong tinatawag na music, we have sound effects, and narration. Let's start with music. Okay, so we love music. Lahat, halos lahat naman ng tao mayroong paboritong kanta. So, ano nga ba yung music? Music often elicits emotions and arousal from listeners. Ang isang music or isang kanta, meron siyang lyrics, and bawat kanta ay may kanya-kanyang mga meaning. Diba? Kaya nga, bawat music ay may tinatawag ng mga genre. Meron tinatawag na pop, R&B, love songs, rock, and so on. Kasi yung music, it's effective in mood setting. It stimulates the listeners in performing various personal tasks. Sa pagsasayaw, di ba? Pagsuzumba, pag may meditate, napakahalaga ng music, sa panliligaw, sa pag, di ba, usong-uso ngayon yung TikTok, napakahalaga ng mga music. Okay, so, now let's proceed with sound effects. So, ano naman tinatawag ng sound effects? It makes specific points, provides hint to the setting in the absence of visuals. So, sound effects, mga tunog sa isang multimedia. For example, sa isang movie, di ba, ano yung sound effects ng parang yung pinto ay unti-unti mong bukas. Diba? Squeaky door. Yung sound effects ng explosion. Yan, mga sound effects, mga pagsabog, pagtunog ng mga dahon. Yan, sound effects. Okay? So, it adds hint to the setting. Kung nasaan yung isang character, kung nasaan siyang lugar sa setting. So, napakahalaga ng sound effects. Okay, so meron tayong tinatawag na sound effects group. May tinatawag na hard sound, Foley sound, background sound, tsaka design sound. So, let's start sa hard sound. Okay. So, pag sinabi natin hard sound, those that appear on screen and are synchronized to the picture, recorded directly as what they are. So, for example, nag-shoot ka ng isang video sa may ilog, diba? Tapos maraming puno, tapos may mga ibon. So, yung mga natural sound doon sa paligid, yun yung tinatawag na hard sound. Kung ano yung nakikita sa video, and yung ginagawa nilang tunog, nakikreate na tunog, yun din yung nakikita or napapakinggan sa video na ginagawa. So, that is hard sound, yung actual sound. Next is yung Foley sound. Foley sounds is equally synchronized on the screen, but are not the original sound. So, dito sa Foley sounds, Foley, di ba, meaning, gumagawa tayo ng artificial sound
Pero ang goal natin is magaya yung natural sound. So for example, sa mga movie, so hindi ka makakapunta sa settings, hindi ka makakuha ng magandang sound ng agos ng tubig kasi halimbawa yung river ay malapit sa daan. So makakarinig siya ng mga beep-beep, diba? Mga tulog ng mga sasakyan. So instead na i-record mo yon yung natural sound na yon, gagawa ka ng artificial sound. So magbubuhos ka ng tubig, malakas na tubig, splash ng water, para makopya yung tunog ng gusto mong natural sound. So yun yung mga Foley sound. Kumbaga, we are copying the actual sound that we have natural sa nature. Okay, next is the background sound. Kaya siya tinawag na background. Yung pinaka-background kung nasaan yung setting ng isang video. Okay, background sound, all sounds that indicate ambience. Tinatawag niya siyang ambience setting. So, halimbawa, ang setting ng movie ay sa city. So, ano yung usual na background sound sa city? Diba? Mga hakbang ng mga tao, tunog ng mga sasakyan. Kapag ang setting ay nasa loob ng hospital, diba? Tahimik. Halimbawa, gabi na, diba? Tapos naka-lights off. So, hakbang lang, yon. So, yung background sound, kung ano yung sound lang na magre-reflect kung nasaan yung mga characters. Next is the design sound. Design sound, tinawag siyang design sound kasi dito, it's actually a makeup sound lang talaga. Halimbawa, yung mga laser weapons sa mga fictional movies, diba, sa Star Wars, yan, yung mga laser sword, yan, mga design sound, it adds impact or effects doon sa animation or video. Let's proceed sa narration. Okay, so narration is spoken message that often gives the most direct information. So narrate meaning merong tao na bumabasa ng story, merong nagnanarrate. This is the most essential content in some media formats. Diba sa panahon natin ngayon, new normal, napakasikat ng mga audiobooks. Audiobooks, and ang audiobooks, it requires voice narration doon sa mismong content. It's designed for visually impaired people or for those who wants an alternative listening experience in novels and other traditional reading content. Marami na ngayon na mga books, e-books na merong audio recording. Na kapag hindi ka yung tao na tipo na palabasa, mga novels or ano, any stories, pwede mo na lang silang mapakinggan. Okay? So, mayroong iba't ibang klase ng narration. May types of narration. We have fully voiced reading, partially voiced reading, unvoiced reading, readings, and multicast readings. So, sa fully voiced, ito yung pinakasikat sa lahat. Fully voiced, solo narration. So, mayroong isang nagnanarrate. It's probably the most recognized style of reading. All of the characters are vocalized in a dramatic fashion or in any way that makes the characters distinguishable from one another. So yung nagnanarrate na to, sa fully voiced reading, kaya niya mag-iba-iba ng boses. Depende sa mga characters doon sa isang, halimbawa sa isang novel. Pag boses ng matanda, kaya niya gawin. Boses ng bata. Kumbaga, from start to finish, nagkakarinig ng iba't ibang klase ng bosses based on characters. And para sa pangalawa naman, yung partially voiced reading, partial, meaning hindi lahat, nakadramatize or nakavocalize in dramatic fashion. So yung sino lang yung naka-emphasize yung bosses or merong pagbabago or ninanarrate ng may drama, yung pinaka-lead characters doon sa isang story or sa novel. Yes, tinawag na partially voiced reading. And yung unvoiced. Kaya siya tinawag na unvoiced reading. Ito parang natural. The narrator reads the story in a natural, more straightforward tone. So wala masyado pagbabago sa tone dito sa unvoiced reading. And sa multicast reading naman, it is dubbed by two or more people. So hindi siya solo narration. So maraming mga kasama dito na nagbo-voice over or nagnanarrate. Okay, so let's proceed sa ating audio file formats. So pag sinabi natin audio file formats, ito yung mga file extensions sa mga sound, .mp3, .aac, and the like.
So sound comes in various digital formats. Okay, may tinatawag tayo mga M4A. Ito yung usually sound format online. Yan, MP4 audio file or audio compressed file. It is used because of increased quality demand as a result of cloud storage and bigger hard drive space in contemporary computers. It is preferred due to its high quality. So, mas maaganda yung mga M4A file format ng audio. Next is the FLAC. FLAC stands for, it's an acronym, Free Lossless Audio Codec. It is an audio codec file. It's an audio file compressed into a smaller size of the original file. But from raw, from analog, nung kinonvert sa digital, mas pinaliit ang kanyang file size, kinompress siya, kaya tinawag na lossless audio codec. Kinompress, merong mga nawalang mga information, pero hindi naman siya ganun ka-noticeable. Maaganda pa rin yung sound na nagagawa dun sa digital format ng FLAC. Ito yung isa sa mga pinakasikat na format, yung FLAC, tsaka yung MP3. Okay, so dito tayo mas familiar sa MP3 or MPEG Audio Layer 3 file. Kasi yung MP3, sa kahit anong mobile devices, laptop, kahit anong digital devices, actually sa web din, di ba? Puro MP3 yung format ng sound. Kasi maliit lang yung file size niya, di ba? Mas panaliit yung file. Maganda rin naman yung tunog na nagagawa ng MP3 files. Next is yung MP4. MP4 or .MP4 is an audio file type. Type is comprehensive media extension, capable of holding audio, video, and other media. Yung MP4, familiar tayo dito kapag video yung file. Pero it's also considered as audio file format. So the same with MP3, MP4 extension is compatible sa ating mga mobile phone, sa ating mga laptop and tablets. Okay, next is the WAV. WAV or WAV is waveform audio file that stores waveform data. So, trivia lang about WAV. So, yung WAV, yung unang format ng audio. Yan yung unang audio file format na gamit ng Microsoft tsaka ng IBM. So, dati pang merong WAV. Unlike MP3, yung mga WAV format o WAV format ay mas malaki yung file size niya. At high resolution yung audio. So, lahat nung na-record mo talaga is mapapakinggan mo with WAV audio, digital audio format. Okay, next is WMA or Windows Media Audio. It's Windows-based alternative to the more common and popular MP3 file type. So kapag nag-audio edit ka using your Windows app, di ba? WMA, Windows Media Audio, magpe-play siya sa Windows Audio Player or Media Player. Yan, WMA file. And UAAC, is known as advanced audio coding, is an audio file that delivers decently high quality sound and is enhanced using advanced coding. It has never been one of the most popular audio formats, especially when it comes to music files, but the AAC does still serve some purpose for major systems, and that includes mobile devices, video gaming units, where the AAC is the standard audio component. Yung mga video games, yung ginagamit nilang audio sound doon is yung AAC. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga high-end na mga laro sa PC, apakaganda ng mga tunog kasi ang format na ginagamit nila sa audio is AAC. Okay, now let's proceed with some tips for low-cost sound designing. Okay, tip number one, never underestimate the power of natural sound. Hanggat kayang ma-record ang natural sound, gawin natin. Kasi, di ba, mas, in that way, mas madaling natin ma-attract ang ating mga audience. Next is create your own sound bank. So, every time na may opportunity na makapag-record ng mga sound effects or natural sound, halimbawa, napadpad ka sa isang park, tapos narinig mo yung mga tweet ng ibon, tapos meron kang cellphone, so record it para meron ka ng sound ng chirping birds, di ba? And ilagay mo siya sa iyong drive para anytime na kailangan mo yung mga sound effects or sounds, meron kang mapapagpuanan. Number three, go for original music. Otherwise, search for royalty-free music. So ito yung usual na nagiging issue sa panahon natin ngayon.
lalo if yung sound ay downloaded from YouTube kasi marami doon ay copyright protected. And napakagaling ng iba't ibang website, lalo ng Facebook. Madali niya na-detect kasi kapag copyrighted yung nakuha natin, magkakaroon siya ng prompt na imumute niya yung video mo. So, para maiwasan yung mga ganong instance, search tayo ng mga royalty-free music or non-copyrighted music. Napakarami din ang mga uploaded na sa iyo. Okay, next is eliminate unnecessary noise as much as possible. So, yung mga tunog ng aircon, tunog ng electric fan. Yan. Kung gusto nyo makapag-record talaga ng crisp at napakalinaw na audio, yung mga background noise, as much as possible ay iwasan. Ayan, napakahalaga niyan lalo sa mga broadcasters natin, sa mga gumagawa ng mga video lessons and other things. Next is be careful with your voice recording. So, yan nga yung sinabi ko kanina. Dapat malinaw yung pagbigkas. Walang bigla ang tunog na papasok sa iyong mga. So, avoid unnecessary background noise. And balance the layers of sound. Okay, pag sinabing balance the layer of sound, di ba, sa pag nag-e-edit tayo ng video, meron tayong main sound or main audio na gusto lang natin na malakas. Tsaka merong medyo malakas at merong medyo mahina yung background music. So, dapat we make sure na mas naririnig yung gusto natin, yung nasa itaas. Okay? Yung background noise, usually mahina lang ang volume. Okay, so those are all about audio and motion dimensions of information and media. So let's proceed with motion media. Motion media, every single movement that is incorporated in a video production contributes to the storytelling process or to elicit the desired emotions from the viewers. The motion media, yung videography ng isang film, yung animation kapag cartoon. Diba? So ano nga ba ang purpose of movement in a video? It creates dynamic scenes. Okay, it creates dynamic scene. Okay, nakapag-try na ba kayo manood ng movie na yung camera ay hindi gumagalaw? Diba? Kapag yung camera angle ay hindi gumagalaw, naka-steady lang, para siyang CCTV. Diba? Ano ba yung purpose ng movement ng camera? Kasi yung camera, yun yung nagre-represent sa eyes viewer. Yung mata ng mga manonood sa'yo. So kung paano mo gagalawin yung camera, ganun din mo gusto makita yung bawat scene doon sa ginagawa mong multimedia or production. So how the camera moves, it states how the viewer see a scene. So yun yung sinabi ko. And it influences audience emotional reactions. Yung pag-zoom in, zoom out, pag-emphasize natin. Diba? So last time, dinisess ko na about visual information in media. Ano yung iba't ibang camera shots. So napakalaga na kapag naka high angle yung shot, ang dating is parang superior ka doon sa tao na yon. So meron, ano kasi, may mga connotation doon. May meaning behind camera angles. And next, directing audience attention. With the right camera movement, magagawa nating madala, ma-connect yung audience natin doon sa movie or clip na ginagawa natin. And controlling reveals. Okay? Diba sa mga horror movie, yung mga reason kung bakit tayo nagugulat sa mga scene, kasi hindi siya agad-agad pinapakita sa camera. So maganda yung technique na ginagamit, ang camera movement na ginagamit para may element of surprise. Diba? They control reveals. Okay, so ano nga ba iba't ibang basic camera movement? Okay, so ninumberan ko na siya dito. You have number one. Ayan, number one. The camera is the basic equipment to record movement. Other devices like tripods, sliders, have gimbal, dolly, and drone contribute to the quality of the captured video. Actually, by just using our mobile phone, pwede tayo makakuha ng isang magandang clip. Okay, basta kabisado lang natin itong mga basic camera movements and camera shots. Start tayo sa number one. Okay? Number one is the dolly. So kung mapapansin nyo, okay, so hawak lang ako dito ng sample.
Okay, so for example, ito yung camera. So pag sinabi natin dolly, means the camera steps towards the subject. Well, the dolly out means that the camera steps backward. Okay. So for example, ito yung object natin, yung cellphone ko, and this is the camera. Pag sinabi natin dolly in, you have to move the camera straight on sa subject, and dolly out, move it away. Okay, so yun yung dolly movement. Okay, ginagamit yung dolly kapag gusto mong magkaroon ng focus, emphasize dun sa isang object. Okay, next is number two. Okay, let me just zoom in it. So kung yung dolly ay horizontal movement, ang number two naman ay tinatawag na pedestal. Okay, pedestal, kasi pedestal in, pedestal out, pedestal up, pedestal down. Okay, so pedestal meaning, ito yung camera, andito yung pinaka-lens ng camera, up, down. Okay, so ganun lang yung pedestal. This, yung pedestal shot is best used to shoot a tall character or subject. It is used effectively to move the entire camera up or down on a tripod with respect to the subject. So for example, ang gusto mong i-shot ay gaano kataas yung waterfalls or kahit anong klaseng object na tall. So ang gagamitin natin yung movement is yung pedestal, up and down. Okay, next is yung number three. Ito. Yeah, so tingnan natin mabuti number three. Number three, ang tawag dyan ay truck. Okay. Truck, it is like dollying, but it involves motion from left to right. Okay, move. We have to move the camera physically from left while maintaining its perpendicular relationship. So, dapat, diretso lang siya left, going to right. Okay, ito usually kinagamit pang mag-shoot na may tumatakbo. Meron usually, railway. Nakakita na ako ng ganun sa YouTube eh. Kung paano nag-shoot ng tumatakbo, ng nagbabike, yan. Usually may camera na naka-fix, tapos sabay siyang umaandar doon sa move. Okay, next is number four. This one. Ayan. Number four, ang tawag dyan ay ito, pan. Okay, so pag sinabing pan, you're moving the camera lens to one side or another as if you are looking from left to right, right to left. Okay, so ano yung pinagkaiba niya kay number three? Si number three, buong camera, mumove mo siya from left to right. And si number four, yung backside, hindi mo siya imumove. So nakafix na siya, mag-move lang yung pinaka-left. So right to left or left to right. So ganun yung technique ng pan. Okay? And it was actually yung tilting ng camera, yan. So naka-fix lang yung sa bandang backside pag sa pan, left and right lang. Number five is tilt. Okay, so just like pan, kung yung pan ay ganito, left to right, yung number five naman, tilt. So naka-fix lang din yung sa likod. So up and down. Up and down. So ganoon naman yung tilt. So moving the camera's lens up or down while keeping its horizontal axis constant. As if you are nodding. Yan, ganoon lang siya. So tilting the camera can also help you reveal an object or person that was not on the scene before and add an element of surprise. Yung ganitong klase ng technique, usually yung halimbawa, may nawawala, di ba? Halimbawa, yung character ay nakatingin sa baba, may hinahanap, tapos pagtingin niya sa taas, so yung movement ng camera, may element of surprise, kasi pag tapat ng camera sa taas, doon makikita mo yung hinahanap, doon sa software or video. And last technique, camera movement, is number six. Yan. So ano kaya yung tawag niya sa number six? Ang tawag dyan ay roll. A moving the camera on its side is a roll, the way a dog does when he doesn't understand. This is a very rare movement and one you should only use for very specific purposes.
a roll. Parang aso na nag-roll over. So, ganun yung roll. Usually, ayan, so nakita natin yung roll kapag gustong iparamdam nung director na ikaw yung character. Halimbawa, may nahulog sa isang slope or nahulog sa bangin. So, ginagamit yung roll na parang ikaw mismo yung nahihil or gumugulong pababa. Or gumugulong. Yeah, so, sa isang slope. So, ganun yung roll. Pero napakadalang niyang gamitin. Okay, so, yan yung basic camera movement natin. We have dolly, pedestal, we have truck, pan, and tilt and roll. Okay, so para naman sa ating what I have learned, kung hawak nyo inyong mga module, so meron dyan mga screenshots from Ligaw, a short film that the author of the module produced in 2019. So as they go through the story, so keep in mind also our previous lessons on visual media, as motions and visuals in film go side by side. So yung art of photography and videography, magkasama yun. Lagi silang magkasama. So I will also provide some notes on why we decided to use the shots. So we use a couple of royalty-free music from the Kevin MacLeod. But the main music is an original composition entitled Aga. So moreover, the color is desaturated almost in the sepia tone. So what do you think is the purpose of washing out the color from this film? Okay, so ito yung mga example na nasa module. So meron dyan mga frame by frame screenshot nung scene, ng movie na Agos. So basahin lang po ninyo ito. Halimbawa, ito yung para sa question number one. Music starts and the scene fades. Okay, nagsimula daw ang music and the scene nag-start na. Jim, a young biker, travels along the highway. And it takes 6 different frames in one setting to show his travel. Okay? We use GoPro. They use GoPro for this scene, either held by our cameraman, biker, or attached in Jim's bike. So may camera sa bike ni Jim na nakapoint sa kanyang binte para makita na yung layo ng kanyang tina-travel. At meron din camera na nakatapat doon sa bike. And while biking is a fun and trendy hobby with friends, we see Jim traveling alone with a dragging song that speaks of life, trouble setting the mood. At this point, we sense a problem, okay? So question number one, what camera movement is seen on frame 2? So let's imagine, di ba? Yan yung scene ng frame 2. So ano yung pinaka-appropriate camera movement? Or ano yung camera movement na makikita natin dito? Okay. Gusto ko matatandaan niyo yung discussion kanina regarding basic camera movement. The best camera movement here is yung truck. Okay, yung truck is yung naka-fix yung sa likod and it moves left going to right para makita yung distance ng movement niya. Okay, so meron diyang questions 1 to 10. So basahin nang mabuti at tingnan nang mabuti ang bawat frame. Next, para sa what I can do part, diba? Are you tired of reading? So why not take some time for sound tripping and take a new perspective on our popular songs? So meron ako ipapakitang top 10 OPM songs to choose from. Okay, so meron tayo dito. So search nyo lang po yan sa YouTube. Meron Hanggang sa Huli by SB19, Paubaya by Moira, and Gathang Isip, Ben and Ben, Imahe by Magus Haven. Hanggang dito na lang. Kay TJ Monterde, Huling Sandali by December Avenue, Hindi Tayo Pwede by The Ones. Ayan. So ano ang gagawin? Pipili lang po kayo ng isang kanta. So choose one song and listen to it intently. So pakinggan, listen, after listening, answer the following questions. So ano yung storya na gustong sabihin ng kanta na napili nyo? How does the song speed and accompanying instruments contribute to the story? So bawat elements dun sa music na napili nyo, sa mga binanggit ko kanina, ano yung mga nag-contribute dun sa feelings or emotion or sa story, sa message na gusto niyang iparating? Okay? So the singer is the narrator of the story. Consider him or her as the voice character. So do the vocals effectively convey the story? So akma ba yung kanta, yung tono, yung beat ng kanta? So how, paano?
So take note, consider only the voice and music and not the written song. Okay, so that is for what I can do for. And I think that's all for today. So thank you so much for listening.